sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang wag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nila Pablo at Bernabe
ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Lestra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula na gawaing ginanap nila matapos itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ng Diyos na Panginoon, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Magandang umaga din po sa ating mga kapatid na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at tagapakinig ng Radyo Totoo 95.9. Lahat tayo gusto ng kapayapaan, di po ba? Gusto natin tahimik, masaya, at mapayapang buhay. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng away, ayaw natin ng ingay. Maliban na lamang kung yun ang hobby mo, ang mag-ingay talaga. Pero mga minamahal ko mga kapatid, saan nga ba natin natatagpuan ang kapayapaan? Saan natin hinahanap ang inaasam nating kapayapaan? Ano nga ba ang nagdudulot sa ating buhay ng katahimikan? May mga taong nalululong sa bisyo dahil sabi nila, paglasing na, pag may tama na, masaya na, tutulog na. Pero tunay nga ba ang kasiyahang naramdaman? Nakatulog nga ba ng mahimbing? Pagising, ang problema ay nandyan pa rin. Yung iba, bibili ng mga mamahaling gamit, mamahaling gadget, at sasabihin, pag nakuha ko na ito, matatahimik na ako. Pero natatahimik nga ba? Hindi rin, lalo na pag may mas bagong lumabas, magugulo na naman ang buhay. Yung iba, gustong-gusto ma-promote ng trabaho, sasabihin, pag na-promote ako, makokontento na ako. Pero pag na-promote, makokontento na ba? Hindi pa rin. Mag-aasam pa rin ng mas mataas na posisyon. Hindi makokontento, hindi matatahimik. Bakit? Dahil hindi kayang ibigay ng mundo o ng kahit anong bagay sa mundo ang tunay na kapayapaan. Dahil tanging ang Diyos ang makakapagkaloob sa atin ng tunay na kapayapaan. At ito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus ay nagdudulot sa atin ng kapanatagan. Ang presensya ng Diyos sa ating buhay ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Hindi ibig sabihin hindi na tayo makararanas ng sakit. Hindi ibig sabihin hindi na tayo haharap sa pagsubok.
Hindi ibig sabihin hindi na tayo makararanas ng pag-uusig. Hindi ibig sabihin hindi na tayo magpapasa ng krus. Ang ibig sabihin, kahit may karamdaman, kahit may pagsubok, kahit may pag-uusig, kahit may krus tayo na pinapasan, hindi dapat mabalisa, hindi dapat matakot, dahil kasama natin ang Diyos. The peace of Jesus is an assurance that He is with us, and that means we are safe. Hindi tayo mapapahamak kapag kasama natin ang Diyos. Makakayanan natin ang lahat dahil kasama natin ang Diyos. Kaya itaas natin sa Diyos ang lahat. Damhin natin ang kapayapaang kaloob sa atin ni Jesus. Manahanawa ang kapayapaan ng Panginoon sa ating puso, sa ating buhay, sa bawat tao, at sa buong mundo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng
kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may pag-alang. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad na sana ka kasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and my Lord.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amin. Atin pong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at baspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanman ay hindi tayo maaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinasagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaaalam din po na sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Una, free legal consultation sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, or SALT, sa May 20 sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ikalawa, adult baptism, confirmation, and Holy Communion sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga detalye. At ikatlo, Operation Pagbibinata or Libreng Laser Tuli sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikaisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio
ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ang video na to. Ang susunod pong misa ay sa 9:30 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating hari at manunubong.